Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang dating Pangulong Jose P. Laurel, matapos ang kanyang pamumuno sa puppet government at matapos siyang litisin sa pakikipagkulab niya sa mga pones, hanggang sa tuluyan siyang makalaya o mabigyan ng amnesty, ay muli siyang kumandidato sa pagkapangulo sa naganap na presidential election noong 1949. Kung saan ang matindi niyang nakalaban dito ay ang mismong pangulo ng ating bansa sa panahong iyon na si Elpidio Quirino. At sinasabing ang eleksyon daw na iyon sa panguluhan noong 1949 ay ang sinasabing isa sa pinakamaruming eleksyon sa kasaysayan ng ating bansa. Kung saan sinasabing gumamit daw ng makinarya itong si dating Pangulong Elpidio Quirino nang sa ganon ay mapagwagian niya ang laban kontra sa dating Pangulong Jose P. Laurel. Pero may mga ilang nagasabi na medyo madungis pa raw kasi ang pangalan ni dating Pangulong Jose P. Laurel sa mga pagkakataong iyon sa ilang mga Pilipino. Ito'y dahil nga sa ginawa niyang pamamahala sa gobyernong sunod-sunuran sa mga pones. Kaya naman hindi raw siya nakakuha ng malaking boto. At dahil naman sa kanyang pagkatalo ay marami naman sa kanyang mga taga-suporta sa Batangas ay nag-aklas pa kontra sa gobyerno ni dating Pangulong Quirino. Pero dahil hindi naman kinonsinte ni dating Pangulong Jose P. Laurel ang mga nagrebelde, ay napilitang sumuko ang mga ito sa gobyerno. At bagaman natalo nga sa panguluhan noong 1949, ay hindi naman nagtapos ang political career ni dating Pangulong Jose P. Laurel. Dahil noong 1951 naman, ay muli na naman siyang kumandidato bilang senador at nagwagi naman siya. Kung saan ay sinasabing isa pa nga raw siya sa pinakamataas ang nakuhang boto. At sa kanyang pagiging senador ay naging co-author siya sa paglikha ng Rizal Law. Kaya naman sa panahon natin ngayon ay binabasa sa paaralan ang Nolimitangere at ang El Fili. At bukod dito ay naging part din siya ng Laurel-Langley Agreement na nagbibigay naman ng pantay na pakikinabang ng Pilipinas at Amerika sa pakikipagkaalakalan sa bawat isa. At bagaman itinuring na traidor ng iilan para kay dating Pangulong Jose P. Laurel, ay nanatili naman daw siyang tapat sa mga Pilipino at ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ng ating lahi. Ito'y kahit pamalagay ang kanyang sarili sa bingit ng kamatayan. Alam mo ba na meron isang urban legend patungkol sa isang kilalang psychics at astrologer ng 20th century na si Jean Dixon ay nagkaroon daw ng prophecy o hula sa ating bansa? Sa kanyang mga propesiya ay kabilang ang sinasabing paglubog daw ng buong Luzon sa tubig kung saan ay lalamunin daw ito ng dagat. At ang sinasabing pagiging pangulo ni dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa urban legend, ang hula raw nitong si Jean Dixon na paglubog ng Luzon ay ang posible raw na nangyari noong 1972 sa tinatawag na Mother of All Floods o yung mas kilala sa tawag na The Big Luzon Flood of 1972. Kung saan ay bumaha sa malaking bahagi ng Luzon mula sa Bulacan hanggang sa Kabikulan. At naglaho rin o lumubog sa tubig ang Rio Chico at ang Agno River. Ayon pa nga sa ulat, ay nagmistula raw talagang dagat ang malaking bahagi ng Luzon. At ang dahilan daw ng malawakan na pagbaha na ito ay dulot ng limang bagyo. Ang bagyong Edeng, Gloring, Waning, Isang at Konching na nagpaulan ng mahigit isang buwan. Pero sa kabila naman ng malawakang pagbaha na iyon, ay hindi naman totally lumubog talaga ang buong Luzon. Kaya naman daw masasabing hindi raw ito aakma sa propesiya nitong si Jean Dixon. At ang sinasabi naman niyang propesiya patungkol sa pagiging pangulo ni dating Pangulong Cory Aquino at Noynoy Aquino na hinulaan niya nga raw na mangyayari ay sinasabing natsyambahan niya lang daw. Dahil itong si Jean Dixon, sa kabila raw na may nagkakatotoo talaga ang mga prediksyon niya, ay marami rin siyang mga maling hula katulad ng sinasabing pagwawakas ng mundo sa taong 2020. Maraming ang nagsasabi na wala naman daw pinagkaiba itong si Jean Dixon kay Nostradamus na sinasabi ng ilan na isa raw falsos propeta. At patungkol nga sa sinasabing urban legend, bagaman may mga ilang article sa internet na iyong mababasa na hinulaan nga nitong si Jean Dixon ang ilang mga pangyayari dito sa ating bansa, ay wala namang sapat na ebidensya ang mga ito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay nananatili lamang itong
isang urban legend. Alam mo ba ng lagos ni Lead Underpass sa Maynila ay ang sinasabing kauna-unahang underpass sa ating bansa? Sinasabing ginawa ito noong 1960s kung saan ay pinagdudugtong neto ang Intramuros sa taong Manila City Hall. Ang lagos ni Lead ay pinagsamang salitang lagos na ang ibig sabihin ay lagusan o daan, at ang nilad naman ay tumutukoy naman sa halaman kung saan nanggaling ang pangalan ng Maynila. At ang mga halamang daw ito ay lumulubog sa tubig sa tuwing panahon ng tag-ulan. Ang kinalalagyan naman ng underpass na lagos ni Lead ay binabaha sa panahon ng tag-ulan. Pero nagawan naman daw ito ng solusyon ng maglagay ng mga pumping station dito. Bago naman ng 2020s, ang pedestrian underpass na ito ay kilalang kilala sa pagiging notorious gaya ng Huldapan. At marami ring mga nagtitinda rito. 2019 naman ang pasimula ng renovation sa sinasabing pedestrian underpass. Pinaganda at dinisenyoan ito ng mga murals at pinaalis din ng mga illegal vendors. Nagmistulang museo ang lugar sa tulong ng University of Santo Tomas College of Architecture at ng National Commission for Culture and the Arts. Ang bagong lagos ni Lead ay pinasinayaan noong August 24, 2020, kung saan ay nagkaroon pa nga rito ng tribute sa mga civil servants sa panahon ng pandemya. At ang mga salita naman o mga nakasulat na makikita sa sinasabing underpass ay may mga katumbas na baybayin. Alam mo ba na itong si Mike Inez ng bandang Alice in Chains, patulad nila Kirk Hammett ng Metallica, ni Jerome Fontamillas ng Switchfoot at ni Joey Santiago ng Pixies ay may dugong Pinoy din. Itong si Mike Inez ay naging bahista o bassist ng Alice in Chains mula 1993. Noon pa man ay isa na talaga siyang musikero kung saan ay tumutugtog na siya ng saxophone at marunong din siyang maggitara. Kaya naman noong bandang 1980s ay napasama na siya sa ilang mga rock bands. At 1989 naman nang mapanalunan niya ang spot sa pagiging bassist ng bandang Ozzy Osbourne. At noong 1993 nga ay napasama na siya sa Alice in Chains nang ang bassist ng bandang ito na si Mike Starr ay umalis sa grupo. Itong si Mike Inez ay naging bahagi ng Alice in Chains sa kabila nang ang banda ay nagkaroon ng mga hiatus o gap sa kanilang music career. Hanggang sa bawian ng buhay ang vokalista nilang si Lane Staley noong 2002 at doon ay na-disband na sila. Itong si Mike Inez ay napasama rin sa iba pang mga banda para tumugtog. At dahil nawalan na nga sila ng vokalista, ay nagkaroon sila ng mga guest vocalist at ang isa rito ay si William Duval na siya ring naging full-time vocalist na nila. At noong 2006 ay muli silang nagre-group at gumawa ng mga reunion concert. At lumikha pa sila ng tatlo pang album na ang pinaka-latest ay ang Rainier Fog noong 2018. Itong si Mike Inez ay isa sa itinuturing na pinakakilalang bassist sa mundo ng rakrakan. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!